Hindi lang ABS, pati yung MRT. Parang lahat kasi ng property owners nag-speculate that merong mangyayari. Usually, ganun naman palagi eh. So, ang nangyari yan, tumasan ang tumas, pati yung mga property na sama mo. So, dun ang rising cities. Oo. Kaya nga, from relocation, ginawa namin destination. So, ginawa namin ng Guinness World Record. Mm. Nakuha namin yung largest lantern parade. Para lang to beat yung ano yung relocation na stigma na parang mawala. Ginawa namin at ginawa namin rising city. Now, we wanted to transform it into a highly urbanized city. Since we're very Metro Manila, very near Metro Manila, kasi boundary lang naman yun. Pero marami pa kung vacant lang. Marami pa. We have around 33,000 hectares. Siguro meron pa kami mga something like mga 15,000 hectares. So may kumakausap na kung mga developer para? Ang dami. Ang daming ano dyan, namibili. And one of those is Ayala nga. Ayala, isa sa mga big investor ngayon dito. Pero diba may zoning? Tapos na yung zone. Actually, inabutan ko na yung zoning. Ano? Dumating ako ng 2016, nabutan ko na yung kanilang zoning ordinance. Pero meron ako mga binabago-bago na ngayon. Because of yung pagdating ng trend. Pero di ba, Mayor, bago pa nagkaroon ng APS event, talagang dito na nagtataping yung ibang television shows yes, like GMA? Kasi, dito kasi bundok yan eh. Tapos mag-uba talaga. So lahat ng mga shooting nga dito. Saka meron mga ilang mga resorts dito na ginagamit. Tapos mga old houses, mga farm houses, ayan. And sila ABS naman kasi meron sa kanila na yung property. Ever since kasi yan yung property. Ah, nabili na nila yun. Ever since pa. Originally, it was around mga 40 hectares lang. 40 lang. Yung original property nila. Tapos namili sila ng namili. Naka-ready na po makain na baka sakaling magka-traffic na dito. Ngayon, yung mga areas namin papunta doon, nagwa-widening na kami. Ginagawa na namin 4 lanes. Basta lahat ng area papunta ng MRT7, papunta ng ABS-CBN, ginagawa na namin into 4 lanes. Pag nagbukas po sila, maraming magbibigyan na trabaho, matugasan mo sila. Hopefully, kasi yun naman ang target namin. Kaya ngayon, nagtayo ako ng sariling college ngayon, owned by the city government, City College of San Jose. So, tinataya ko yan sa mga courses na gusto nilang i-hire. Ah. Para lahat ng graduates namin, pwede doon. Yung college ngayon, what's special with your college? Actually, that college is owned by the city government. That's why the tuition fee is very low. Maybe lower. 3,500 lang kami per sem. 3,500 lang. Mga tagasano sila? Tagasano sila. Per course? Per sem. Per sem. Ganun kamura, 3,500. Okay, kayo mong mag-asawa lang sa San Jose? Siguro. Kasi ang ano naman, nung congressman naman ako, si congresswoman naman is my chief of staff. Kaya parehas kaming nagtatrabaho, nag-iisip ko anong what is good for the city. Ako naman, I've been here for the past 27 kasi I started my career as SK. Nagkagawa din ako ng barangay, nag-consel din ako, nag-vice mayor din ako. Ano kalaki ang voting population? Now, we had 249,000 ngayon. We have almost 1 million population. Kasi ang problema kasi namin, marami pa rin kaming relocates na hindi pa rin bumoboto rito. Doon pa rin sa Maynila. Yung sa Makati, nanggaling kami ito last week. Ah, so? Yun. Dito? Yung mga narelocate nila pa Makati, boboto pa rin daw sa Makati. Eh, paano ngayon? Kompleto doon. Diba? Ultimo birthday doon, 3,000 pesos, may cake ka pa. Eh, dito sa amin, ang may birthday lang sa amin, binibigyan ko lang, senior citizen, worth 500 pesos lang. Eh, doon, 3,000. Hindi niya po sila pwede nga obligahin. Kasi dito na sila nakatira eh. Ngayon, ang ginagawa namin doon, hindi namin sila binibigyan ng services. Ato sa bagay din, kasi Makati sila. Hanggang kailan ba itatanggap ng mga... Wala na. Actually, nung dumating ako, out of the 29 na aplikante for relocation, wala akong nakapagawa. Inan ako na, tinayin ko na. It doesn't work naman yung mag-encounter. Kasi nandito na lang, ang dami na namin relocation. Eh, yung ngayon pa lang, nung dumating ako, biro mo yung... halos patapos mga 6,000
houses pa na inapprove ng previous administration. Hindi pa nakalipat dito yun. So 6,000 families pa yung ililipat dito ng NHA. Kaya ako, wala akong tinatanggap. Peace and order. Yung peace and order, of course, syempre, medyo mabigat dahil sa dami ng populasyon. And syempre, majority of these people came from Metro Manila. Hindi matatapang, di alam mo na, di ba? Iba-ibang ano kasi. Iba-ibang nasyon. Kaya hirap kami. Pero unti-unti, no? Unti-unti ngayon na namimili kami ng maraming equipments and marami kaming police na, no? And pinapalakas namin yung mga civil security units namin. Pati mga barangay tunnels, tunnels namin, may mga allowance na coming from the city government para katulong na namin sila doon sa pagpapatahimik ng bawat barangay. Mayroon di ba ang appearance sa mga taga rito talaga na mababait tapos mga kalimutan kayo? Eh, wala naman kami magawa eh. No choice. Nandito na sila eh. So wala na kami gagawin kundi tulungan na lang din. Kaya lang, ginagawa na nga namin, hindi na kami tumatanggap. Kasi karamihan sa kanila, ilang tisok dito. Oo, grabe. Pagka napasok niyo yung mga relocation dito, Diyos ko. Mayor, yung grass problems na rin? Maraming problema. Maraming pa rin. Pero unti-unti na address. Maraming yung gusto ng presidente, marami dito eh. Kaya almost every other day yata dito. Tatlo, apat, lima. Na ano? Tokso. Mayroon na pang gusto mong gawin sa San Jose? Actually, gusto ko nga talaga siya ma-transform into a highly urbanized city. And then si Congresswoman ginawang resolution na ang San Jose would be human resource capital because of our population. Kaya kami naman, tinayo ko yung City College and tatayo ko rin yung aking TESDA training center para nang sa ganun, mas marami kaming maturuan at matulungan para in a way, kompleto ng skills. So, para kung kailangan ng mga skilled worker from Metro Manila, oh, ito kasi ano sila lang. Pero may kulang ng tatlong term para ma-achieve mo. Ito to lang. Kaya nga ako palagi ko naman sinasabi sa tao eh. Kung na-satisfy kayo sa aking first term, eh bigyan nyo pa kami ng dalawa pa na term ni Ate Com. At sisiguraduhin namin yung mga pangarap, eh abot na nila yung pangarap ng bawat isa. May lumalaban ba siya? Yeah, actually, ang kalaban, lumaban sa akin, yung tinalo ko na nakaraan, 6 years na nakaupo. Pero iba-iba, tinalo ko na nga siya. 6 years, hindi niya natapos. Well, iba yung kasi strategy niya eh, kasi sa kanya, traditional politics. Di ba dati mayroon si Imelda pa pinag-relocate din dito? Siya, nung congressman ako, siya ang kalaban ko nung last term. Hindi naman siya tagal dito talaga. Kaya kumuha rin ng boto, pero kaya lang medyo malayo. Makata sa patay mo. Meron napansin namin na yung bahay niyo, tabing kalsada lang. Hindi katulad ng yung mga politikong talagang nasa private zone. Kasi itong subdivision na kasi ito is developed by my father. Kasi yan ang negosyo namin, construction. So father ko pa ang nag-develop nitong subdivision. Pero may farm din kami. Mahilig din ako sa farming kasi father ko talaga. Ang father ko mahilig talaga sa ganyan. Even farming, yung magtayo ng bahay, mag-ano ng mga gamit-gamit or whatsoever. So itong pwestong ito, ang daling puntahan ng mga tao. Tsaka sa akin, every day, every morning, pwede ako punta ng tayo. Kasi nasa harapan ng bahay ko yung office ko. Pero hindi naman po delikado. Hindi naman. Yung sitwasyon nyo. Hindi naman siguro. Yung laban ngayon, di ba? Hindi, ngayon, meron silang yung PNP kasi may death threat na po. Kaya yung PNP sa gabi, sinasarado talaga. Kasi nga, yung kalabang ko talaga. Meron din mga tourist spots pa. Marami kaming resorts. Resort. Mga resorts, marami kami. At yung grotto is one of those. Miraculous, di ba? Yung talagang pinupuntahan. Grotto, yung talagang pinupuntahan dito. Tapos yung inaano ngayon, yung Mount Balagbag. That is part of San Jose. Kaya lang medyo tinigil ko kasi yung advertisement ng Mount Balagbag kasi ang dami namin naging problema. Kasi nasa bundok yan eh. So meron pa kaming usapin ng boundary dispute ng mga kabilang. Ano yung boundary niya? Muntalban.
Kapunta sa Muntal ba? Oo. Pagka may daan dito, labas ka, Muntal ba na? Pwede ka na parang dumaan sa likod. Kaya lang, lupa. Ibig sabihin, yung sa San Jose, semento. Pero pa after San Jose, Muntalba na yung pinaka-mountainous ng Muntalba, lupa siya. So yung malaki pala ng bundok? Sa amin pa lang, San Jose pa lang may semento sa Muntalba. Wala. Siguro from sa amin hanggang Muntalba yung lupa, siguro 15 kilometers, mga ganun kahaba. Mayroon yung MRT, kailan mag-bundok siya? Ang target talaga ng DOTR is first quarter of 2019. Yun ang target. This year? Ano po? This year? Ay, 2020. Kasi nakita namin kanina. 20. First quarter of 2020. So, puspusan pero yung realidad, Mayor, mga ano, pwede siguro. Kakayaan. Kasi nakatayo na eh. Ako sa bagay, yung banda dito kasi nakatayo na eh, yung mga in-between yung dito talaga yung ano? Depot. Last station. Pero doon hindi pa sila kuma. Dito sa likod ng SM. Oh, Trinoma. Ilang minuto ngayon pag mula dito? Ang sabi nila, pagka na ano yung train, from here to Trinoma is 20 minutes. Compare it now, dito pagka sumakay ka rito ng mga isang oras at kalahati yan. Dahil sa traffic along Commonwealth. Ang galing, Mayor, na ba't itong San Jose ang napili? Siguro nga kasi ang daming tao. Tapos dito yung katabi namin, yung Caloocan, ang dami rin kasi tao yan. Kasi makikinabang din. Ano yung pinlano yun? Matagal na actually yan, panahon pa niya. Panahon pa ni Tita Corey pa yun. Ganun pa yan eh. Kasi kaya lang, siyempre, ina-approve pa rin ng NEDA. NEDA pa yan eh. Siyempre, ina-approve naman ng NEDA yan eh. And dati kasi hindi si San Miguel ang may-ari niyan. Sila Buddy Zamora. Tapos binenta nila kay Mr. Ang. Kasi kasi ni Mr. Ang, di ba, nag-ano na rin siya sa ganyan. Tapos from here nga, meron pang gagawing highway palabas ng Balagtas. 22 kilometers yun, 60 meter wide road. Ganun ka. Lumuluwas pa kayo ng Maynila? Ng city? Ako bihira. Si ano po siya. Araw-araw na si Congress. Ako bihira niya. Unless may mga meetings lang. Kasi ka nata-traffic eh. Saka mahirap kasi local government. Tatay na tatay ang dating na talaga. Daming problema ba? Ano mas maraming problema nung nasa Congress ka o mayroon? Magkaiba kasi eh. Yung yung legislative kasi marami rin trabaho yan. Pagka talaga magtatrabaho pa rin kasi legislation. So hawak mo yung buong Pilipinas, hawak mo lahat ng mga agencies, national agencies. Kaya lang, doon ka lang. Or once in a while, you go abroad kasi yung mga bilateral agreement, mga nagre-represent yan. Whenever na hindi pwede ang presidente, congressman, or senators. Dito naman sa local, eh, iba naman na ito. Lahat ng problema. Dito, para sa restore. Store. Oh, kung ano yung problema mo, pwedeng bumili ng pisong patis, pisong suka. Bawat problema, lapit. Yun ang local government. Talagang lapit. Personal lang lapit, eh, no? Pinupuntahan talaga. Ultimo birthday ng aso, pwede mo nang ka. So, mas challenging. Mas challenging. Mayor, pupunta sila sa bahay, no? Or hindi sa City Hall? Sa City Hall din. Every Monday kasi City Hall ako, tapos Wednesday, ganyan. Pero the whole week, dito sa bahay ko. Kasi may office ako dyan. Mayor, si Kong daw, dapat ang dating nag-aakyat. Doon bata siya, nag-umpisa siya, ganyan. Eh kaya alam, hindi naman siya pinayaga ng father niya. Tumigil. Eh ikaw may wala akong hilig talaga doon. Although nung high school, meron mga nag-ano, college, pero hindi ko talaga. Linya-linya talaga yun. Eh, eto nga ang politika, dahil pa showbiz ito. Oo, mas matindi pa. Grabe intriga dito. Patayan, patay. Naku, Diyos ko. Saka ano, parang walang, yung tao walang satisfaction. Palagi na lang may problema. Palagi na lang may inilalabing ba? Diba parang never ending yung problema. Paulit-ulit, pabalik-balik. Minsan hindi lang mapagbigyan, sumasama. Totoo, ang daming kwento na yun. Diba gusto niya pa? Siguro it runs in our brain.
kasi yung family. Kasi yung tatlong lolo ko was a former mayor also. Yung Chuy po, dati rin mayor. And my father is a barangay captain and a councilor. Tatay? Naging mayor siya? Hindi, yung kapatid niya. Kasi yung tatay ko talaga, nung nag-consel siya, isang term lang. Patay na. Ayaw. Nabutan yung nag-mayor sa Congress? Hindi rin. 2001 siya namatay eh. Naging congressman ako 2007. Patay na siya. Yung mother ko ang to. Yung mother ko, 82 years old. Nakita niya lang? Ah, nakita niya. Kaya, whenever na kumakandidato kami, naiyak na iyak na lang yung palagi. Sabi niya, sayang, pangarap ng tatay mo yan siya. Nakakatuwa niya. Kaya ako naman, ang ginagawa ko naman, since yun naman ang pangarap talaga ng tatay. Kasi politiko talaga yung family nila. Kaya sinisikap ko naman na pagandahin yung posisyon at pangalan. Dahil ako, iniisip ko later on, hindi ako eh, yung mga anak ko eh. Baka may magmana. Dalawa, isang 14 saka isang 8 eh. Eh mukhang mahilig yung 14 ko eh. Palaging sumasama yung lalaki. Palaging sumasama. So yun ang susunod sa'yo? Oo. Kaya tingin ko, magugustuhan din niya. Kaya kami, ni Ate Kom, talagang pinapaganda namin. Para later on, kung magustuhan niya, eh siya. Sila naman. Ito yung pangalan. Diba yung pangalan palaging namin. Kasi ganun din naman ako eh, sa lolo ko pa, sa tsuri ko pa. Ang maganda bata pala, marunong ng pamulo. Actually, ngayon, yung anak ko ngayon, 14 years old, kumisan. Siya pa nag-ayos ng mga ultimong pagkain ng mga driver, ng mga security, ultimong mga tao niya. Pagka bisita, nakita niya, siya pumunta sa kusina, upadala kayo ng merenda kay daddy, may mga kausap si daddy. Buti hindi pag-artista ang gusto. Ayaw. Ngayon, affected ka po ka ng mga tips? Medyo, minsan. Kasi ang iniisip ko naman, hindi na yung sarili ko yung mga bata. Yung mga bata. Kasi siyempre, wala naman ako, kawawa din mga bata, hindi ko pa na-dirihe sa buhay nila, bata pa. At kailangan na siya may ganun pa. Lalo last year, mayroon ba parang totohanan ng ano sa mga politiko yung kinapatay sa... Eh, mahirap kasi yung mga kalaban sa politika kasi, meron kasi mga kalaban sa politika, katulad ng kalabang na yung politika is negosyo nila. Ako kasi hindi ko negosyo yung politika. Ito talaga ng ano, passion ko na. Kasi hanggang ngayon naman, nagninegosyo pa rin naman. Eh yung tinalo ko, walang negosyo, politika rin. Ayan na. Ayan si ate. Si ate ko. Mag-inaw eh. Si ate ko. Ano ba yun? Yes. Siya naman, salamat. Yeah. Ito po, konti mo. Dito ka.